At may ilang nakakabiyahe na mula sa PITX. Nagkulang kasi ang mga bus doon kahapon dahil sa problema sa kalsada sa Quezon. At nakatutok si Jonathan Andal. Kahapon pa nasa PITX si Danny, pero kaninang umaga lang siya nakabili ng tiket pa Masbate. Fully booked daw kasi lahat ng pinuntahan niyang terminal kahapon sa Cubao, Pasay at Paranaque. Habang karga ang ganito karaming bagahe. Pawis ako eh. Pero tinis ko kasi isang taon na ako hindi umuwi sa pamilya ko kasi may trabaho ako sa Antipolo. Siyempre sila na, may miss ko din. Pero mukhang sa kalsada na siya magpapasko dahil ang nakuha niyang bus delayed ang dating. Traffic daw kasi sa Quezon, sabi ng bus driver na si Larry. Kahapon nga raw, ang dapat 7 oras lang na biyahe niya pa Bicol, naging 14 na oras. Grabe po ang traffic. Simula po dito hanggang Santo Tomas, hanggang dulo na po, hanggang Ragay. Dito na kami, nagbiyadait na kami. Pagdating namin ng Tabugon, yun, grabe pa rin ang traffic. Sa tindi ng traffic sa Maharlika Highway sa Quezon, nadaanan ng mga pa-Bicol, Visayas at Mindanao, ang biyahe sa Gumaca na wala pang kalahating oras tumatagal, ngayon ay inabot na raw ng 5 oras. Bukod sa dagsa ng mga sasakyan, sabi ng DPWH, nagpalala sa traffic ang mga kalsadang sira at ginagawa pa. Ang tag-ulan po ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ating mga kalsada. May isa lang po kaming road repair na nagkaroon ng build-up nung isang araw pa kung saan nagawa namin ng paraan. Naiembudo pa ang mga sasakyan sa masisikip na parte ng kalsada. Yung Daang Marligao kasi natin, may mga na-widen o naging apat na ang linya. Mm-hmm. Ngayon, pagdating po doon sa mga portion na nagiging narrow na siya, 2 lanes, balik sa 2 lanes. Itong traffic sa Quezon din ang dahilan kung bakit napuno at nagkasiksikan kahapon sa PITX dahil hindi agad nakabalik ang mga bus. Record-breaking nga ang dami ng pasahero rito kahapon na lumagpas ng 200,000, pinakamarami sa kasaysayan ng terminal. Mas marami na tayong additional trips at the same time, yung mga tinatangkilik na bus companies ng ating mga pasahero ay nasa PITX na rin. Tinake nila yung opportunity ngayon na mas makauwi na ng mas maaga at mas mahaba yung bakasyon. Pero kanina lumuwag na sa PITX at may mga nag-aalok na ulit ng biyahe pa Bicol. Boss Bicol! Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.